silud po ang lahat. Tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan nating minamahal na Apo Kunching. Buti ng Ama kay dakila niya. Sa Kanya ang malawak na pangunawa kung paano ito'y may babahagi sa tao sa lupa. Sa Kanya ang mabuting katwiran, ang mabuting kaparaanan, mabuting kalooban. Sa Kanya magmumula ang mabuting kaisipan, kaya't ang tao'y Kanyang tinatalaan. Kung tuwirang sa Kanya'y makikinig lamang, sinong tao malilis siya sa Kanyang buhay. Sapagkat ang daan ng katotohanan ay patuloy na binibigay, ang may pandinig ay nakarinig. Dakila ang Ama, buhay na buhay siya. Tag-ulan at tag-araw, tag-init at tag-lamig, lahat ng panahon, siya ang may batid. Wala ngang sa Kanya'y ganap malilihim, lirip na lirip niya lahat ng katwiran. Mga kaganapan sa mga anak niyang minamahal, kaya't ang layo niya, mapabuti silang tunay. Lahat ng bahagi ng buhay ng tao, walang naging buhay at di na buhay kundi sa Kanya. Kaya't kung lahat ng mga anak niya ay katotohanang tatanggap sa Kanya, walang hindi magliliwanag ang buhay at walang hindi masisiyahan. Dumaratal sa buhay ng tao ang lumbay, subalit upang pagalakin, hindi lubusang paglumbayin. Dumaratal sa buhay ng tao ang sakit upang ito'y pagalingin at muli ay gumaling. Dumaratal sa buhay ng tao ang hirap, subalit hindi sa buong panahon ay paghirapin, kundi upang ibahagi naman ang kagaanan at kaalwanan. Dumaratal sa buhay ng tao ang nadidimlan upang magpatotoong may liwanag ang bawat hahanap upang makasumpong naganap sa Ama na nagdudulot ng liwanag ng lahat. Dumaratal sa buhay ng taong kahinaan upang magpatotoong Ama siyang kalakasan. Dumaratal sa buhay ng taong kaguluhan upang Kanyang payapain at ayusin ang kalituhan. Subalit ang lahat ng ito'y nagaganap lamang sa mga anak niyang nagmamasid sa Kanyang kabutihan, tumatanggap sa Kanyang kadakilaan, kumikilala sa Kanyang kapangyarihan, at nagmamahal sa Kanya bilang Diyos Amang Mahal. O tao, halina kayo at magnilay, magbulay kayong tuwiran, katotohanan ang saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneya hanam, Nekkaramaneya hanam, Nekkaramaneya hanam. Alala umbaga, pag-iisip ng tao kaiba sa Espiritu Santo, kaya't kapag ang tinanggap ay Diyos na totoo, isip at damdamin ng tao bilang tao na pagbabagot, nababago ng Ama ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneya hanam, Nekkaramaneya hanam, Nekkaramaneya hanam. Kaya nga't may kasalanan upang pagsisihan
at ang lahat ng nagsisit sa may nagbalik loob, walang hindi siya tatanggapin at kukupkupin. Kaya talina kayo, mga mahal ko, walang taong banal, walang taong matwid, lahat ay nagkamali, lahat ay nagkasala. Subalit ang lahat ng nagkamali at nagkasala, napatatawad man din ito na iyong amang napagkalinga. Kalinga niya'y walang maliw, pagmamahal niya'y walang humpay, ang lahat ay sa kanya, pawang kabutihan. Kaya't halina kayo ang nagnanasang maging mabuti, hanapin niyo siya at masusumpungang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam. Kung minsan ang tao, isip niya'y nalilito, ginugulo ng sariling kaisipan niya. Ngunit ang ama na siya'y nagmamasid at nakamasid sa lahat ng dako, ayaw niyang maging ganito yung mga anak na minamahal niya. Kaya't ang dulot niya'y patuloy na kapayapaan, kaya't ang pagbati ng anak na binaba, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam. Mapapalad ang may mababa ang kalooban at patuloy na tumatanggap sa pagkakamali ay umaamin at nagsisising ganap. Kahabag-habag naman ang patuloy na nagmamatigas at ang katwiran nila ay sarili lamang. Hindi nila maabot ang katwirang katotohanan ng ama sapagkat di nila makilala ang lubos kung sino siya. Kaya magalak at magbunyi ang patuloy na nagnanasa na sa may magpakababa, maging sa kapwa ay tumanggap pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nang dahil ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ng galak, at Diyos na matuwid, ang lahat ay ninanasa niyang maging matuwid. Ang katwiran, ang pananaw sa buhay, ang pagtanggap at pagkilala sa kanyang ganap. Mula kay Lucas. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa mga sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Kapag naglalayon ka ng mabuti at pagnanasa mo'y kabutihan, anuman ang sambitin at sabihin sa iyo ng sinuman, ipaglaban mo yaong iyong nasumpungan. Anuman ang iparatang at sa iyo ay ibintang bilang katauhan, huwag mong panimdiman sapagkat tanging ama ang nakababatid ng lahat-lahat sa iyong buhay. Subalit kung batid mong kamalian ang iyong nagawa at sa isip at diwa mo'y nagkakamali ka nga, huwag mong pakataasan ng isip at damdamin mong ika'y walang mali kundi lahat ay tama. Baka sa hindi mo namamalayan, isang araw ama'y kumilos sa mga anak na totoo at masabi niyang, Ama, ama ka nga
Ngunit bakit ganyan di tulad ko? Mga minamahal, lahat ng Ama sa lupa binigyang karapatang bilang haligi ng tahanan. Lahat ng Ina sa lupa ay binigyang karapatan bilang liwanag ng tahanan. Lahat ng anak ay pinigyang karapatan mahali ng ama't ina. Lahat ng tao'y minahal ng ama, walang di siya minahal, lahat ay mahal na mahal niya. Sa makatwid, mga minamahal ko, lahat ng tao'y binigyang karapatan na matutunan ng totoo at ang Espiritu Santo ay madamat makilala nito. Kaya't ang totoo at tuwirang nakakakilala sa banal na Espiritu, batid ang gawa at pagsasalarawan ng Espiritu Santo. Subalit kung ang susuri ay pagkatao, hindi niya lubos makikilala ang gawang Espiritu. Sapagkat ang panguri at pagsuri mata at isipan, ngunit walang pandamang totoo mula sa Diyos Espiritu. Kaya't ang nasa katotohanan ay batid ang kalahat-lahatan na kung paano ang tama't tumpak siyang tutok din araw-araw, kaya't ang bawat nalilis siya at nagkakamali, pagdakay nasasabing, Diyos ko, tama ko, nang hina ako bilang tao. Ngunit kung patuloy na gayon na lamang, paano pang patutong may nagbago? Kaya't ang layon at nasa ng Ama, lahat ng nagbago at nagpakatotoo, huwag nang malisyapat, malihis ng daan ng katotohanan. Bagkos patuloy ang liwanag at matanglawan ng buong katawan, upang makita kung anong nararapat makita at madama kung anong nararapat madama, magawa kung anong mararapat gawin at tupdin ang lahat ng sama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Ano baga ang isip ng tao at damdamin? Ang isip ng tao ay marumi at magulo. Kaya kapag malinis at mabuti, nagahari ang banal na Espiritu. Nang dahil marupok at mahina, kapag mahina rin ang Espiritong taglay ng tao, kung gaano kadalas ang pagnanasang magbago, di matutupad, di magagawa kung mas malakas ang pagkatao. Subalit kapag puspos at nanahigit ang Espiritu, di mo man layunin ang magbago na babago kang totoo, sapagkat ang Espiritong sumasayo, siyang nagpapatupad at nagpapabago sa pagkatao mo. Yamang katotohanan ay katotohanan, huwag ipantay sa ditotoo sa lupang ito. Kaya't ang katotohanan kung masusumpungan, lahat ng tao'y maliliwanagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Paano mo ba sinasabuhay ang banal na Espiritu sa iyong katauhan? Paano mo ba nasasabuhay ang banal na Espiritu ang iyong tinanggap? Ano ba ang gawa ng Espiritu Santo? Mabilis ba, mabulusok ang isip, o matimpiin at mahinahon? Kung magkagayon, dyan ka sinusubukan kung totoo ka ng mahinahon at mapagtimpi sa gawa ng kapwa mo. Paano mo ba makikita ang gawa ng kapwa mo na masama kung ika'y mabuti na pawa? Ngunit, pinakikita yaon, kahit ika'y mabuti na, hindi para magalit ka, kundi para magtama at itama. Hindi para magmagaling at ipasikat mong ikaw ay magaling o ikaw ang tama, kundi para makapag-akay ka, makapagtuwid ka, at makapagpabago ka. Hindi para magmagaling ka, para ipakita mong ikaw lamang ang totoo, ikaw lamang ang magaling, ikaw lamang ang tama, kundi para magpakatotoo ka, tupdin mong sa Ama at gawin mo ang Kanya, sapagkat hindi ka na nag-iisa. Kasama mo na siya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, kaya namumuhay ka na ng ayon sa Kanya at sa Kanyang Espiritu. Kaya katakot-takot at kahiya-hiya sa Kanya kung gagamitin mo siya, ugali mo na may pagkatao. Ang may pandinig ay nakarinig.
yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya't ang nagtataglay ng mga banal na espiritu, napapatotohanan sa pagkatao, unang-una at pangunahin, may pagbabago. Ano ang naiba? Ano ang nabago? Kung banal na espiritu ang nasa iyo. Magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Suriin nyo ngayon sa inyong sarili. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Ang tao'y mahilig magdumali at magmadali. Ngunit, pakatandaan, sa lahat ng taong mahilig magmadali at magmadalumali, kung misa'y namamali. Subalit kapag ang tao, inisip niya muna, pinakaisip-isip muna, nagkamaliman, hindi siya nasasaktan, hindi siya nasasakitan, sapagkat hindi siyang nagkamali, kundi ang kapwa niya. Buhay bang Ama? Ngunit dahil ikay nagpapakatuto at tama ang gawa mo at ginagawa mo'y tumpak at marapat na nais mo, hindi maaring wala ka rin hirap na pagdaanan. Sapagkat kung magkamisan, ang lahat ng gusto mong mabuti na magawa mo at tupdin at gawin mo, kapwa mo naman ang humahadlang para ito'y matupad mo. Gayunpaman at kapwa mo ay hinahadlangan ang mabuti na layunin mo at hangarin, kapag ang totoong espiritu ang sumasayo, may lulunsad mo pa rin. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, kapag siyang ninasa at tinupad ng tao, anuman ang hadlang, mapapatotohanan pa rin siya ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't ito nawa ay makamtan ninyong lahat bilang anak ng Ama na sa kanya'y sumasamba. Kapag siya ang kinamtan ninyo at tinanggap na, mawawawaan ninyo ang mga dinuturan kong binabaybay sa inyo. Sapagkat kung ganang pagkatao, walang karunungan para sapdin ito, anong sapdin, tupdin at sabihin sa inyo upang magawa ninyo pagnilayan at bulayin. Sapagkat ganang pagkatao, hindi ito mabubulay-bulay, hindi ito mapagninilayan, ganang espiritong taglay ng katauhan, mapapaabot sa inyo kung may tama at mali kayong gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Mula kay Lucas, babala laban sa mga mapagpaimbabaw. Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay naririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Pawang katotohanan. Tanungin ka man ang kapwa mo bilang nagtataglay ng espiritu. At kung kapwa mo espiritu at magkatulad kayo ng espiritu, hindi ka susubukang tatanungin at sasabihin. Ala ko bang alam mo ang lahat? Sapagkat, ang tunay na espiritu, batid niya, taglay niya sa katawan ng taong nasa banal na espiritu. Kapag nakataglay ang banal na espiritu, ay pinababatid ang dapat ipabatid. Ngunit hindi si Diyos na ginagamit lamang siya para alamin at ipabatid ang lahat. Subalit, ang nais ipabatid at dapat ipabatid, pinababatid na tuwiran at nababatid namang lahat. Kapag ginusto, sang iglap lamang na pababatid. Ngunit, wala pang tao, taglay man ang banal na espiritu, na lahat ay alam niya sa oras ng pagkatao niya. Subalit, sa espiritu at pawang espiritu ng katotohanan, sa oras
na ginagamit at nasa paggamit ka, ang nais ipabatid ay mapapabatid. Yaon ang hindi mawawaan ng tao, yaon ang patutoo. Tao kang nagtanong, tao kang nangusap, at tao kang nagtatanong sa iyong isip at bibig. Subalit ang tunay at matwid na nasa Espiritu, kailan may di tatanungin ng ganito ang kapwa niya naglilingkod. Sapagkat kung tunay kayo sa paglilingkod at tapat kayong mga lingkod, hindi niyo pag-iisipan ng masama ang inyong kapwa. Hindi niyo susubukan ang Espiritong taglay nila, yamang kaisa ka sa Espiritu niya. Ang sumusubok lamang sa Espiritu ng kapwa niya, yung hindi katulad ang Espiritu. At yaon ang pawang katotohanan, kaya ang Kristo'y sinubukan ang taglay ng mga tao. Sinubukan ang kung anong meron siya. Paano mapapatotohan ang anak siya ng Diyos? Yaon ang tanong ng mga tao. Kung tunay kang anak ng Diyos, bakit di ka bumaba dyan at iligtas mo ang sarili mo? Kung tunay kang anak ng Diyos, ba't mo pinahihintulot ang gawin ito sa iyo? Samantalang pinakita ang pakiking totoo at tapat, walang sinambit, gaputok mang salita at kataga. Patutoong, taglay ang kababaan, taglay ang katapatan, taglay ang pangunawa, taglay ang pagpapakumbaba, taglay ang pagpapatawad, taglay ang pagmamahal. Subalit sa tao, magsasabing minamahal ang kapwa-tao. Subalit sa oras na pagkatao at nasa pagkatao, hindi batid ang minamahal ay nasasaktan at nasasakitan. Kaya nga, yaon ang patutuo na ang banal na Espiritu ay nasa pagkatao, nawawawaan, naunawaan ang kapwa at sinuman. Sapagkat di papatulan, hindi hahatulan, batid na may ama na tagahatol at tagapatol sa tama at marapat. Ngunit sa mali, hindi niya ipapasyag, ipapahamak. Ngunit may hinihintay siyang takda para igawad at gawin ang karapatan niyang pagbibigay parusa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kung sinusubukan mo ang kapwa mo, tao, lingkod, anong uring espiritu ang nasa sa iyo? Subalit, kung nagkakaisa at nagmamahalan pawa kayo, mararamdaman niyo ang sakit at dusang dinaranas ng kapwa niyo. Yaon ang totoo na banal na espiritu, nararamdaman ang sakit at dusa ng kapwa-tao. Sapagkat yaon ang Kristo, kaya't anuman ang ginawa, hindi umimik, hindi nagluwal ng masamang bibig, hindi nagturan ng masamang salita, bagkos hinigit ang hininga at nagbuntong hininga. O tao, yan ang pawang katotohanan, kaya't magkaibang tao at magkaibang espiritu na banal na tinatawag sa mundong ito. Kaya nga, paano mo ba sinasalarawan at sinasabuhay ang espiritong sumasayo? Tanong ng Ama, tugunin ninyo tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Tapat, totoo, dakila ang Diyos. At kung hindi nga sa gayong kaloob, sino kaya ang makasasadyan? Samantalang kay hirap pakitunguhan ng tao, ibigay mo na ang buong lakas mo, gawin mo na ng buong katapatan, makipagtotoo ka na, lilinlangin ka pa at dadayain. Lolokohin ka pa at makakasama ka sa masasamang paratang. Sapagkat, yaon nga ang tao, ngunit at pasubali, nang dahil totoo at tapat ang Ama, ikaw na tumanggap na nagpapakatotoo at ganap na tumanggap
Diyan ang hamon sa iyo, kaya't mapapalad ang mga nakiisa, nakipagtotoo, nakasadyad, makasasadyad, nakahulagpos, makahuhulagpos, makatatanggap ng galak at tagumpay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Halimbawa, ang isip mo ay nalilito at nagugulo. Mabuti rin ba yung damdamin mo? Walang mabuting damdamin sa taong nalilito at nagugulo. Halimbawa, nagdaramdam ang puso mo. Mapipigil mo ba ang bibig mo? Walang makapagpipigil sa bibig ng nagdaramdam na tao. Halimbawa, may iniisip kang hindi mabuti kapag ika'y ginitla. Ikaw ba'y nakatitig lang kapag ikaw ay nagitla? Walang hindi mabibigla. Yan ang pawang katotohanan. Subalit, kapag nasa malinis, mabuti ang pag-iisip mo, ano man ang marinig at sabihin ng tao sa iyo, nandun pa rin ang pagtitimpi ng bibig mo. Sapagkat alam mo, hindi ikaw ang hahatol, hindi ikaw ang dapat humatol. Kaya, ang bawat gagawin mo, ayon at sang-ayon sa kalooban ng Ama, di man sumang-ayon at maging ayon sa kapwa mo, ang mahalaga, siyang pumikilala at tumanggap sa iyo sang-ayon sa mabuting layunin mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Mapapalad ang taga-akay ng mga bulag upang isadyad sa liwanag. Mapapalad ang nagmamasid sa totoo ay nakikinig kaysa mga nagmamasid isip nila ay litong-lito. Walang madama, walang makilalang matwid kundi ang kanila sapagkat di nila gusto ang kapwa nilang inaayawan nila. Kaya't mapapalad ang mga kapwa-tao na nagmahal sa kapwa-tao na bilang pagkatao dahil sa Ama. Sapagkat di ito gagawin ng sinumang tao at sa kapwa-tao kundi ang paghahari ng Ama ang tutupdin at susundin. Kaya't magalak at magpunyagi kayo sa pagtupad at pagtaliman nyo sa Ama, hindi sa inyong sarili, sapagkat ginawa nyo yaon, pagkat batid nyo, anak niya kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanang katotohanan, walang makagagawa niyon maliban yaong Amang pinakikilala ko. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman. Kung nagkasugat ka at pagda ka ay sabi mo nananampalataya ka, nananalig ka, agad-agad gumaling, paano napakita ng Ama
na sa iyong pagbabata, pananalig, pananampalataya, na pagagaling niyang anaman gustong pagalingin sa iyo. Di sana'y hindi na naganap ang nang isilang ay bulag, nang isilang ay pipi, nang isilang ay bingi, nang isilang ay pingkaw. Upang may mapatupad, anong tinura ng isang tao na nagtanong ay ganito sa panahon ng Kristo? Sino ang may kasalanan, Eka? Bakit isinilang siyang bulag? Ang magulang ba o siya? Walang isa mang may kasalanan sa kanila, subalit naganap yaon upang may mapakita sa kapangyarihan ng Ama. Sa makatwid, kung hindi literal na ito'y binabasa at inuunawa, ang lahat ng kaganapan kung magkamis ay pinatutupad ng Ama upang may mapakita siya kay luwat mong nagbata sa isang iglap, may magagawa siya. Ang pagdudumali at pagmamadali, sulong. Sinong hindi humahangos kapag nagmamadali at nagdudumali? Sinong hindi hihingal? Gaano man kalakas, gaano man katatag, gaano man katibay? Hindi ba napapagod? Hindi ba humihingal? Kahit wala ka sakit sa puso, sa pagod mo at nagmamadali, takbo ka ng takbo? Mamahal, kaya nga sinabi ng Ama, maging mahinahon kayo. Maging matimpiin kayo. Huwag kayong nagdudumali, nagmamadali. Ang taong dali-dali, taong isip at damdamin. Ang taong mapagtimpi, sama nagmumula. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano man ang gusto mong gawin ngayong maghapong itong gustong tapusin, hindi mo man madaliin kapag kapiling mo ang Ama't kasama man din, may sasayos mo at matatapos din. Ngunit gaano man ang mithiin mo, kapag ginusto niyang maging sagabal ay ibigay, wala kang makikitang matatapos. Kaya ang nais at gusto ng Ama, lagi kang sumangguni at humarap sa Kanya na malinis ang puso't isip mo. At ang mga nagmimisyon at gumagawa ng sarili nilang pagkikipag-isasama, natutupad nila yaon, hindi nang ganang kanila, kundi sa pag-aatas at pagtitiwala at pag-asa na kung sa kanilang paglilingkod, nalilibang ang isip at kalooban nila. Kaysa magmukmok ka, humanap ka ng humanap, para kang turumpo, ikot ng ikot, wala ka namang pagtutunguhan. Ngayon kung alam mo kung saan ka tutungo mismo, gawin mo. Subalit kung wala ka nang magawa at di ka na makagawa, ibigay mo ang katapatan mo sa Ama at pag-asa, sapagkat maliwanag na nakatala sa banal na aklat, ako na lamang ang pag-asa ng walang pag-asa. Mapalad ang mga mahirap, ang mga aba na wala nang inaasahan maliban ako na lamang. Baybayin mo, tao na totoo sa Espiritu, ang mula sa mapapalad. Hanapin mo ito sa banal na aklat nang makita nyo ang katotohanan. Kaya nga, kapag ang tao patuloy na naglingkod sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, ibig sabihin, ang espiritu niya ay malakas. Ngunit at pasubali, kapag sa kanyang pinagdaraanan, iyak ng iyak, luha ng luha, salita ng salita, kwento ng kwento, sapbit ng sambit, tungo dito, tungo doon, hanap ng kaliwan, mahina ang espiritu mo, pagkatao ka nito. Ngunit sinong tatanggap nito? Tao lamang ang nagtuturan. Hindi ito tatanggapin sapagkat tao lamang. Ngunit kung babaybayin niyo, totoo kayong nagtitiwala at nananalita kayo ng tama at totoo kayong naghahanap sa banal na aklat, nandyan lahat iyan
ibubulaga sa inyo. At kung totoo kayong tumatanggap at nagtitiwala ring guro, sabi mo, guro, gurol-gurol na isip mo, litong-lito pang ito, mapapatag at madidiretso para sa Ama, walang kwenta ito. Sapagkat siya o nang layo ng Ama, ang patagi ng isip at daraanan ninyo nang matwid niyong masumpungan yaong kanyang katotohanan. Kaya nga't, subukan ninyo sa inyong kalituhan, kaguluhan ng buhay, magmokmok kayo at lumuha kung makikita niyong katugunan. Subalit, patuloy niyong tupdin at gawin ang kalooban ng Ama. Sa di niyo namamalayan, gabit araw kayo'y nakauusad. Hinahamak kayo't pinagtatawanan, pinagkukwentuhan ng kapwa niyo. Pinagsasabihan kayo ng kung ano-ano, subalit ang nakaririnig na totoo, sa takdang araw kung anong sinabi ng kapwa-tao ninyo, ibabalik sa kanila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung tunay kayong nagtitiwala sa Ama, hindi kayong hahatol at huhusga, kundi hihintayin nyo ang paghango niya at pagdusa. Nang kalaban ninyo at kaaway, ngunit kayo, hindi hahatol, hindi huhusga, hindi magtuturan, sapagkat alam ninyo, kung anong sinabi nyo, ibabalik sa inyo. Kaya't kung nasa katotohanan kayo, di kayo magsasambit ng batid nyong masasakitan kayo sa araw na kayo'y singilin ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, yaon ng Espiritu Santo. Gumagawa, gumaganap, tumutupad, naglalayon ng dapat at marapat. Subalit, hindi nagpapahamak, hindi humahamak, hindi magpapabigay ng di dapat at di tumpak at di ganap. Kundi lahat tama, tumpak, marapat at dapat. Ganap, matwid at liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. O aking Ama, buhay at sigla, sa'yo lamang magmubula lahat. Liwanag ng isip at pangunawa, may bibigay mo sa tao sa lupa. Ikaw, ikaw aking Ama, ang tuwirang magtutulot ng higit na marapat, tama't tumpak sa lahat at hindi magbabago noon, ngayon at kailanman. Paano na katulad kong pag-awit kong ito? Huli na bago makita ang titipahin. Huli na bago maabot kung ano ang taas at baba ng aking awit. Paano na tao kung sumigi ka ng sumigi, akala mo'y totoo at tama lahat ginagawa mo. Subalit, huli na ng mabatid mo, nililin lang mo pala ang Diyos at Espiritu mo. Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Kaya nga, bago tupdin, bago sambitin, bago gawin, suriin mainam kung katauhan lamang. Nang sa gayon, mapatotohanan ng Ama, yaong gawa mo'y totoo, tapat sa puso mo, siyang nasa sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayo sa di nyo man nakikita, ngunit pinagtitiwala ang lubos nyo. Nadarama ng puso nyo, kapwa ninyo'y inibig na totoo. Nagmamalasakit kayo ng bukal sa puso nyo, totoong totoo. Hindi para lamang may pakita na masigit at mabuti
ang gawa ninyo. Sapagkat ang Ama ay mabuti sa lahat, kaya't lahat ng nagnanasang mabuti pawa, siya nga ito, yaon siya, ganyan siya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na kayo? Ilang araw na lang bago dumatal ang anibersaryo? Ten days sa Makatwid. Mula sa araw ng Linggo, nobinaryo. Pag tinawag na nobinaryo ilang araw, kailan ang tapos sa Makatwid? Ang matibay at matapat ang pananalig sa larangan ng rosaryo na pinatala at binuhay ni Maria bilang ina ng sanlibutan na kinikilala sa anak na nagkatawang tao pang malunsad ang kabanalan at pagiging totoo ng Ama. Linggo ay tuwa, Lunes ay tuwa. At kung papaano ang 14th na anibersaryo, sumangsingko tao, kung kilala mo ang Ama, anong hapis sa buhay mo? Sa tao lang ang hapis, ngunit sa Ama, walang hapis kapag siya'y nasa puso ng mga anak niya. Kaya si Maria na itala ang pagkahapis dahil sa dinanas sa mga tao, ngunit puso niya kailanman ay di natigmak ng paghapis, kundi nakatupad, nakasadyat siya ng dahil may galak at pagmamahal. Sapagkat kung galit, poot, hinagpis, hindi siya makasasadyad. Kaya't lahat ng nagnanasa na Ama ay tumalihin at tumalimak sa Kanya, matalima ang nasa Niya, walang hapis na nararapat na sa pusong nakatiri. Bagkos, pinaging dapat kang mahapis ng kapwa mo, ngunit dahil nasa sayo ang banal na Espiritu, di nahapis at di natigmak ng luhang mga mata mo dahil nakilala at tinanggap mo yung magpaparam ng pagkahapis mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Ano nga ang pangalan mo? Ikaw na nakaupo sa lapag. Ben, tumindig ka. Ben, umupo ka. Ben, tumindig ka. Huwag ka dyan umupo doon sa silya. Tumayo ka uli. Mamaraan ka kung paano ka makaupo ng maayos. Bakit ginanon kita? Kapag ginusto ng tao at ginamit ang isip niya, kapag matibay sa puso niya ang gagawin niya ito, magagawa niya. Ngunit gaano man ang kaya mo, sa isip mo'y ayaw mo, at labag sa kalooban mo, wala kang kaya sa dapat mong gawin. Yan ang pakatanda ninyo, kayong may karamdaman, huwag kayong malalambing. Pagkatauyaan, kundi kayong mga may karamdaman, sama kayo mangignapit at mangunyapit. Huwag kayong naghahanap ng lambing sa inyong kapwa.
sapagkat ang lambing at paglalambing nakapapasama. Bakit? Kapag di ka nilambing ng asawa mo, magdaramdam ka. Kapag di ka nilambing ng anak mo, magdaramdam ka. Kapag di ka nilambing ng kapatid mo, magdaramdam ka. Kapag di ka nilambing ng kaibigan mo, magdaramdam ka. Kapag di ka nilambing ng magulang mo kung buhay pa, magdaramdam ka. Subalit, kung sa puso mo ay nasa puso mo'y ama at siyang dinadama mo, hindi ka man maalayan, hindi ka man makupkop, ang amang kumukupkop, maliligayahan ka. Kaya tama na, tugot na ang sobrang lambing nyo. Kaya nyo na, pinakakaya nyo pa sa kapwa nyo tao. Kaya nga, ang nagpapakatao ay pagkataong maraming hinahanap sa tao. Ang nagpapaka-Diyos, Espiritong hinahanap at nagpapakatotoo sa Ama. Yan ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya nga at may karamdaman nang di pinapansin at akala'y di minamahal. Gusto niyang wakasan ang buhay at nagpapatiwakal. O tao, kanino isip yan? Kanino pag-iisip yan? Pinangungunahan mo pa ang sa'yo'y bumuhay. Nangunguna ka pa sa tao na dapat ay kilala niya, Ama. Tama. Kung kilala mo nga ang Ama, pangunahan mo ang kapwa mo tao na ang sabi niya'y kilala ang Ama, ngunit di pala, ikaw magpakilala kung totoo kang kilala mo'y Ama. Mga tao, kung minsan mapangatwiran ang tao, baloktot naman. Huwag lamang hindi maisigit, maipilit ang katwiran at palalabasin siyang tama kahit mali, sisigi pa rin yan. Ngunit sa Ama, tao, balangkas mo'y batid ko. Iniisip mo'y nakita ko. Nabasa ko sa isip mo. Bibig mo'y narinig ko kung ilang beses bumuka at nagsalita ng kataga. Subalit ang tao, paano sasabihin ito sa'yo? Hindi naman niya batid. Ngunit ako, nadaya mo ba? Kaya tao, kung kilala ninyo ang Ama, damhin ninyo ang totoong aral niya. Nang sa gayon, kayo mismo magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Walang pinagkaiba sa dasal ng dasal. Mag-oorasyon pa. May orasyon pa. Subalit, yung isip naman eh, kung ano-ano pumapasok. Mga minamahal, ang nasa banal na espiritu, wala pang ura-orasyon. Ang orasyon ay sa tao lang yan. Dapat bawat oras, oras ng Ama yan. Kaya lahat ng oras, 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 siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam. 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 May tanong baga kayo? May tatanong baga kayo? Wala nga kayong maitanong sapagkat takot kayong magtanong. Ngunit may tinatanong ang diwa nyo. Ayaw nyo namang parinig sa kapwa nyo. Paglabas nyo rito, tsaka kayo magsasabi at magsasalita. Sino dinadaya nyo? Tao? Hindi nyo madadaya ang espiritu ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam. Nekkaramaneyahanam.
Nek karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Sabi ng isang awit, dahil daw sa kanyang minamahal, nais niyang mabuhay. Kung dahil sa kanyang minamahal, nais niyang mabuhay, sama siya muna. Sapagkat ang ama, mabubuhay siya. Yung minamahal niya, di siya mabubuhay. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, kung totoo na nagmamahal yon, hindi loko-loko, niloloko niya yung minamahal niya, dinadaya, sasabihin, mahal. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, ayaw kong mamatay. Dahil sa'yo, dahil daw sa kanya yon yung mamatay. Pagkaharap niya lamang habang niloloko. Pag hindi nakaharap, wala ako pakialam sa buhay mo. Kahit mamatay ka, buhay lamang ako. Yan ang totoo sa taong makatao, sa taong di totoo, sinungaling bibig nito. Subalit espirito, totoo, totoo. Kaya't lahat ng sasabihin sa inyo, kung pagtitiwalaan, magaganap ito. Makain mo muna. Dapat nagpapagulo. Hindi ikaw ang nagpapalito. Sapagkat anong silbi, anong kwenta, at paano ka naging lingkod? Kung kaisa ka rin ang di naglilingkod at walang batid na lingkod. Tama baga? Kaya't kung tunay kang lingkod, batid mo ang nais ng ama bilang lingkod. Hindi ka dadaing dun sa alam mong hindi ka maunawaan dahil di siya lingkod. Hindi ka magsasabi dahil pahihinain mo siya sa halip na maakay mo, sa halip na maituwid mo, sa halip na matanglawan mo. Hindi mo maitutuwid dahil ikaw'y lingkod. Kaya, hindi ka lingkod sapagkat ikaw ang nagpahina ng loob ng kapwa mo. Isa kang lingkod, daing ka ng daing. Sabi ka ng sabi. Paano masasabi? Ang lingkod pala'y mahirap. Pinakita mo't pinakilala, mahirap palang maglingkod. Hindi yun ang nais ng ama na mapakilala mo sa kanya. Kundi, ang nais ng ama, ipakilala mo siya, siyang matuwid, siyang tama, siyang tagapag, lingkod mo. Kaya, anong sasabihin mo sa kapwa mo? Laban ka lang. Kung ikaw na dumaranas ng ganyan, di ka naglilingkod, ako masigit. Kaya, laban ka lang. Iyon ang lingkod. Nasasabi niya yung matuwid sapagkat nandun sa banal na aklat yan. Sinasabi ng ama, maliwanag na sinabi niya, ako ang pag-asa. Ikaw, naglilingkod ka. Lahat ng daing mo'y nasa kapwa mo. Kahit na sino pa sila. Kahit kaibigan mo, ina't ama mo, anak mo, kapatid mo. Hindi ka dapat daing ng daing sa kanila. Sapagkat di ka nila maunawaan. Dahil di sila naglilingkod. Ang masasabi pa sa'yo, paano pa kaming maglilingkod kung ikaw naglilingkod, ganyan ka? Tao, maglilay, magbulay, magtantong tuwiran. Kaya nga't pinipili ng ama ang mga lingkod
At nang mapalad kang naging lingkod, sinabi mong lingkod ka. Di ikaw ang maging isang tunay na halimbawa. Kung hindi mo na kaya, tama lamang ang totoo ang siyang pagsabihan mo, ngunit hindi sa lahat ng tao. Sapagkat sa bawat sinasabi mo, hindi mo alam kung totoo sila sa'yo. Ngunit kung kapwa mo kaisa, totoong totoo, tapat kapwa kayo, maari mong daingan, sambitin, sapagkat nauunawaan ka, mauunawaan ka dahil mahal ka at nais ay makalaya ka. Paano kung bilang tao na ang alam lang ay ikwento ka? Kawawa ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba't ibang pagmamalasakit ng tao. May mga nagsasabing nagmamalasakit ako. Ngunit ang tunay na pagmamalasakit, may ginagawa, hindi nagsasalita. Yan ang tunay na pagmamalasakit, yan ang tunay na pagmamahal, yan ang tunay na pagtatawid. May ginagawa, hindi nagsasalita. Nagmamahal, nagpapalakas pawa. Hindi nagpapagupo at nagpapahina. Hindi nagpapadilim at nagpapagulo, kundi naggagawa ng kaparaanan ang nadidimlan ay tanglawan, ang nanghihinay palakasin, ang nawawalay ay pabalikin. Sapagkat yaon ang Ama, gayon siya, yaan siya, kaya't lahat ng pamamaraan niya ay kabutihan. At ang pamamaraan niyang kabutihan kapag nasumpungan ng isang taong nagdanasa ng mabuti, makakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam. 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 Kapag nanghihina na ang loob ng tao, iba't iba na ang papasok sa diwa't isipan. Nawawala na ang pag-asa, nawawala na ang umasa, sapagkat iba na ang nasa damdamin nila. Kaya naman itong Amang patuloy na bumubuhay, ang Espiritu niya ang siyang ibinahagi. Kaya't ang lahat ng nabahaginan, ang nawawala ng pag-asa ay nabubuhay ang pag-asa. Ang nawawala ng sigla ay nabubuhay ang sigla. Ang nawawala ng lakas, nababahagi na ng lakas. Ang nadidimlan ay natatanglawan at nagliliwanag na tuwiran. Yaon ang banal na Espiritu. Yaon ang Diyos Espiritu. Iyan ang Diyos Espiritu. Tao, tao, yaon nga ang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam. 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 Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo ba siya? Punasan mo yan dumi mo sa mata. Oh, tingnan mo. Nang dahil punasan mo yung dumi mo sa mata, hindi tinuro kung sino siya. Parehas na nagpunas sila. Ganyan lamang, mga mahal ko, kung minsan may tinukoy ang kapwa-tao. Dahil parehas silang magkatabi at parehas silang may kapansanan, akala niya siya. Ganyan ang tao maramdamin, masasakitin ang loob. Sapagkat ang maruming isip, mahilig sa pagpaparunggit at nagpaparunggit ng kapwa. Kaya kapag siya ay nakaparunggit at naparunggitan, akala'y ginagawa ng kapwa yaon. Kapag gawain mo, sigurado, nagagawa mo rin gawin at sabihin yaon. Ngunit kung di mo gawain, sino man ang magparunggit, magpatama sa'yo, wala kang pakialam. Yaon ang totoo, sapagkat di ka nag-iisip dahil di mo gawain. Ngunit kapag gawain mo, kahit sinong nangungusap, wala kang pasintabit, wala kang pagsanggalang. Sapagkat ang sa isip mo ay gayon at ganyan, palibhas ay gawain mo. Yaon ang pawang katotohanan, nakatala rin sa banal na aklat. Kawawa ka tao,
na humahatol ka sa gawa ng kapwa mo, gawain mo rin ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyong kapayapaan. Pagharian kayong tuwiran. Malubos ang kagalakan. Kasiyahay inyong kamtan. Nekkaramenayahanam. 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 Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Masarap po bang makinig sa mensahe ng Diyos? Kumuha ka ng puro candy lang. Doon sa bilihan. Sampo. Saan ka kukuha? Eh, wala naman diyan nakastak. Kaya doon sa bilihan. Eh, sino po ka magbabayad? Habay, mamaya na iyon. Ibulong mo. Bakit gayon ang aking tinuran? Kung minsan, susunod yung tao, hindi mo na magtanong pero naglalaman ng isip. Lutusan eh ka ako, kumuha ka sa bilian, wala naman padalang pera. Kung kailan umalis, tsaka magtatanong, ugaling tao yan, ano ugaling espiritu? Kapag sinabi sa'yo, tumalima ka, sumunod ka, manalig ka, may gagawin ang Diyos mo. Lahat ng binabaybay sa inyo, pinakikitang istorya at kaganapan at tutop din, isang tunay na patutuong halimbawang nagaganap sa mundo nyo. Subalit, sino nga ang babaybay nito? O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, at kung papaano rin ang pinatupad at narinig niyong pagtuturan, ganyan ang Ama, laging may pagkukunan, laging may nakalaan. Kaya kung totoo ka tao, magtiwala kang ganap, manali kang tapat, may bukas pa sa bawat kanyang anak. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manapit ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringin kayo ng Ama. Alam kong di ringin kayo ng Ama. Pagka winika ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon maganda mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon maganda mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Di matatapos ito. Halika kayo, mga bata. Halika kayo. Alis niyo yung paragan. Alisin niyo yung paragan. Alisin niyo muna yung paragan. Dumiretso kayo dito. Halika kayo. Baka maapakan pa kayo, mabunggo. Oh.
Oh. Wala nang pupunta ron. Oh. Diyan lang kayo. Hilera kayo diyan. Hindi, dito paupuin mo sila diyan. Sige. Oh. Tingnan ko. Meron ka na. Tingnan ko. Tingnan ko. Ayaw ko kayong pakainin ng maraming sitsirya. Oh. Tingnan ko. Tama na yan. Tabag kasakit kayo sa bato. Oh. Ikaw. Maalat yan. No. Masarap. Maalat. Oh. Naiya ka pa, gusto mo naman. Diba? Alam kong ma pag tinapay yan. Magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winik ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Pabalakas ka palang tumawa. Malakas pala yung tumawa. Eh noon, sabi niya, tawa! Tawa na yan. Ah, talaga palang tumatawa siya. Kala ko di ka marunong tumawa, sabi niya po kunching noon. Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manat umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang ama. Pagka winik ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon bawal sa iyan. Bawal sa iyan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Lagi niyong tatandaan, wala namang salita sa lupa kung wala siyang ibinaba. Dinagdagan lang ng masasamang salita ng tao sa lupa.
Ngunit at pasubali lahat ng salita niya ay mabubuti pawa, nagkaroon ng kasamang masasama, nang tao ay maging masama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang bibig na ginagamit sa pagsasalita ng tama, ginagamit din sa salitang masama. Mali at mabuti. Tama, mali, mabuti at masama. Kung papaano ang bibig ay ginagamit na magpuri, ginagamit din ang bibig sa pag-alipusta, pagmumura. Gayunbaga, mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kumusta ka na? Mabuti po. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ay, mahina. Kumusta ka na? Ba't biglang humina? Yun na yung pinakamalakas. Ah, malakas pa. Yun ang pinakamalakas. Ah, yerong pa talaga. Sige nga, yung pinakamalakas. Ah, ikaw. Mabuti po. Sige nga, isa pa. Isa pa. Malakas. Yun, dinig kasi malakas. Ikaw nga. Pakipatay nga. Sabihin mo nga, mabuti po. Si malakas. Mabuti po si malakas. Ah, ikaw, mabuti po si malakas. Ah, mabuti po si malakas. Ikaw nga, mabuti po si Malakas. Ikaw nga. Mabuti po si Hercules. Sige, uwi ka na, kay Hercules ka na. Uwi ka na, punta ka kay Hercules. Mabuti pala si Hercules. Sinong mabuti? Ayun, biglang bawi. Ang tao nga naman. Ikaw, mabuti po si Malakas. Mabuti po si Malakas. Sabihin mo, mabuti po si Malakas. Sino ba si Malakas? Ayun. O sino si mabuti? Si Hercules mo. Sabihin mo, mabuti po si Malakas. Mabuti po si Malakas. Ayun. Sino ba yon si Malakas? Panginoon po ito po ito. Tsaka sino? Panginoon po ito. Sino pa? Saan ba nagmula si Jesus? Yun lang. Saan nagmula si Malakas? Saan nagmula si Kristo? Patawarin, patawarin mo kaluluwa niya. Saan nagmula si Kristo? Saan nagmula Espiritong Banal? Sino si Hesukristo? Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Si Jesus nagmula sa kataas-taas ang Diyos Ama,
na nagkatawang tao, taglay banal na espiritu, sino si Malakas? Sino Panginoon? Umuwi ka na. Panginoon, yan ang pawang totoo. Kung nakilala mo si Jesus, sino pinakilala ng Jesus? Sino ang pinakilala ng Jesus? Sino ang Panginoong banal? Sinambit na kanina, si Jesus na nagkatawang tao galing sa Diyos Ama, ang Diyos Ama ay binaba banal na Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo. Sino ang malakas? Umuwi ka na. Ang kumikilala sa Ama at di nakikilala ang anak, ang nakakakilala sa anak at di kumakilala sa Ama, subalit ang kumikilala sa Ama at sa anak, sino ngayon ang malakas? Ah, si Kristo lang ba kilala mo? Si Kristo lang ba ang Diyos mo? Siya ba ang Diyos? Sino si Apo? Naging Diyos na pala si Apo Kunching. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't may matwid na pangangaral muna sa dakong ito upang makilala niyo ang totoong malakas na magpapalakas sa inyo at ang tunay na pinagmumula ng lakas niyo. Walang Jesus kung wala ang nagbaba. Walang bumaba kung di nagpababa. Kaya't ang lahat na nagmula sa taas ay magmumula sa kataas-taasan. Subalit paano mawiwika kundi nga nababatid ng tao sa lupa. Kaya't kung wala kayong ama, walang anak. Kung walang anak, walang ama. At kung wala ang ama at anak, walang Espiritu Santo. Kaya't kung totoo kayo sa banal na Espiritu, nasa inyong ama at anak, at nagsasabuhay kayo ng para sa ama at anak, at naroon ang inyong katotohanan, taglay Espiritong banal. Mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Pag nananalangin ka ba sa pangalan ng Diyos Ama, sabihin mo nga, ng Diyos Anak, sino ngayon ang malakas? Sa pangalan ng Diyos, Ama, sabihin mo nga, saan nagmula ang anak? Ulitin ko sa iyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, saan nagmula ang Diyos Anak? Kailangan yata masusing pag-aaral pa. Saan nagmula ang Ama? Nagmula pa pala sa Diyos Espiritu Santo ang Ama. Ang Diyos Espiritu Santo nagmula sa Ama. At ang Ama ay binahagi ang Diyos Espiritu sa Anak. At nang may bahagi sa Anak, ang Diyos Espiritu binahagi sa mga anak. At nang may bahagi sa mga anak, ang nagtataglay, nagbago. Sino may Diyos Espiritu? Sino? Sige.
Matulog ka muna, baka bukas alam mo na. Panginoon, kaawaan mo sila. Panginoon, kaawaan mo sila. Yaon ang sambit na totoo, sa'yo Ama na tunay na Panginoon nila. O Ama ko, kasihan mo mga anak mo nang iyong espiritong taglay sa mundo. Liwanag ay tanglaw na dulot mo sa tao upang makilala ka at madama. O aking Ama, patawarin mo sila sa hindi matutunan ang marapat sa iyo. At patuloy na lisya, diwa't isipan nila. At yaon sa iyo'y mga tumanggap na ipatuloy na panglawan mo at magliwanag na totoo. O Ama ko, lahat ng ito'y gawa mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Lahat ay tatamuhin, kakamti ng tao, ang pagmamahal mo ay tuwirang laganap sa mundo. O Ama ko, kasihan mo ng iyong Espiritu iyong mga anak mo na di lubos na kumikilala sa'yo. O Ama ko, natuwiran at tuwirang Ama nila, at yaon nga ang wika mo, pagkat ikaya man ang lahat. Nakaramenayana, nakaramenayana, nakaramenayana. Hachokaramalaya. Aking Ama, Ama nilang lahat. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo bang Ama? Aba, oh, kumusta ka na? May natanggap ka na ba? Sino? Ikaw, may tinanggap ka na? Sino tinanggap mo? Ay, Diyos ka, tama ka. Pag siya po kung sila tinanggap mo, huwag kang magpasikat, huwag kang sumipsep. Hindi kita mabubuhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino tinanggap mo? Tsaka sino? Ay, abo kong gino. Masyas ka buntok. Sige. Paniniwala mo yan eh. Pero ulitin ko pa. Sino tinanggap mo? Tsaka sino? Sino nga? Tsaka sino? Tsaka sino? Hindi na konting, apumunting na.
Kahit di mo ako tanggapin. Tanggapin mo lang ang Diyos Ama. Mabuti na. Kaya lang, pag tinanggap mo Diyos Ama, pati ako tanggap mo. Sinungaling yung tao, tinanggap daw ang Diyos Ama, ako ayaw niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sinungaling yung tao na sabi tanggap niya Diyos Ama, sa akin hindi siya tumatanggap. Nakakausap ang Diyos Ama, ako ayaw niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kasi pinakikilala ko Diyos Ama, kaya demonyo ako. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila siya, walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Walang kapantay ang magagawa niya, walang kapantay ang pagmamahal niya, walang kapantay ang paghahari niya, kapangyarihan niya ay di mapaparang. Kaya't ang tama at tumpak, kilalanin siya at tanggapin. Sa puso niyo'y ipanahan, sa diwa niyo ay ikintal. Lahat ng araw ay siya, maging gabi ay siya man din. Kaya't buong araw at gabi man, siya pa rin at siya man din iyan. Buhay ba ang Ama? Oh, sino ang tinanggap mo? Tsaka sino? Maging monding na. O Diyos sama ko, Diyos sama kong makapangyarihan. Makinig ka. Taglay mo lahat ng bagay. Dakila kang walang kapantay. Bathala ka ng sino mang nilalang. O Diyos sama ko, Diyos sama kong makapangyarihan. Ikaw ang lahat-lahat kanino man. Ang buhay ay iyong pinahiram. At mga bagay nasa sanlibutan na nakakamtan ng bawat anak mong mahal. O Diyos Ama ko, Diyos Ama kong makapangyarihan. Walang maliw kailan paman, iyong alay mo at gawa sa bawat nilikha mong tao sa lupa. O Diyos Ama ko, Diyos Ama kong makapangyarihan. Sino ang tinanggap mo? Salamat, di kita tatantanan hanggat hindi mo yun naabot. Sino ngayon nakilala mo? Anak ka na nga niya ngayon. O Diyos Ama ko, Diyos Ama ko, salamat po sa'yo. Ang bingin ka rin ihigtin, ang bulag ay nakakita rin. Ang patay na kadama, na buhay na totoo, iyaong sa isip at diwa niya. Ikaw ang siyang Ama, ang Diyos na buhay niya. Malakas ang dulot sa kanya. Oh. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Buhay ba Espiritu Santo? Oh, sige. Sabihin mo, Sorais. Sabihin mo, Sorais. Malis ka na. Sino sasagip? Kanino mo pamimigay? May bibigyan ka? Tama, anak ka nga ng Ama.
Sapagkat kapag sinabi mo, ibibigay mo kay... Aba, gusto mo perhesyo. Kaya sabi mo, Sir Ice! Umalis ka na! Bumaon ka! Bumaon ka! Hindi bumangon. Bumaon! Bumaon! Doon! Ay, tama! Upo! Nabuhay din! Oh, sabi ng ama, kung ano pananalig mo, tutop din ko ito sa'yo. Kaya kapag totoo ang sinabi mo at nanalig ka, mamaya, Sir Ay! Di ka nagtagumpay, kamo! Ha! Naku, gusto mo pala yan. Sabihin mo, Sir Ice, di ka nagtagumpay. Oh, sige, tingnan natin kung di siya nagtagumpay sa'yo bukas. Wala pala bukas ikaw. May bukas pa. Oh, punasan mo yung mata mo. Punasan mo yung mata mo. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Ba't parang katulad ka nung isang araw sa kanya? Kasi bango. Oh, masaya ka ba? Oh, tayo. Sige nga, maglakad kayong dalawa. Tingnan ko nga kung mag-best friend kayo. Din eh. Saan ba kayo pupunta? Oh, sige. Huwag mong madaliin. Ikaw naman, gusto mo rahurada. Sige, lakad. Kaibigan. Sige, lakad. Kaibigan. Oh, sige, tapon nyo na. Tatapon niya daw. Alin ang tatapon nyo? Alin ang tatapon nyo? May kasama ka pa palang magtatapon. Buhay ba ang ama? Oh, may sakit pa ba kayo? Yan ang gamot sa may cancer. Tawa, tuwa, gala. Tanda ninyo, kung ang sakit mo'y cancer, lagi kang magsaya. Sapagkat ang cancer ay hindi namamatay kung ayaw ng ama. Ngunit sa tuwa mo, galak at ligaya, napapatay niya dahil sumasakan niya ka. Buhay bang ama? Buhay bang ama? O ano? Di pa takda. Teka muna. Di ba? Cancer! Sabihin mo. Sarado yung daan. Hindi kayo makadaan. O sige. Sige, tingnan ko kung saan kayo dadaan. Oh. Aba. Parang diretso lakad mo. Para diretso lakad mo, nauna pa siya sa'yo. Oh, ikaw ngayon pa, ang kapas siya, diretso na, oh. Diretso na. Body ba, diretso na. Buhay ba nga ma? Kaya yan ang totoo, tao. May ginamot ba sa inyo? May nagamot ba sa inyo? Mayroon. May nilagok ba kayo? Wala. May nagamot sa inyo. Sino nang gamot? Ano gamot? Yan ang katotohanan. Salitang banal na nagbibigay buhay, mabisang gamot kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Gamot sa isip, gamot sa mata, gamot sa tenga, bahagi ng bibig, dila at labi. Gamot sa bagang, gamot sa ngipin, hindi ginagamot ang ngipin kasi walang pakiramdam ang ngipin, ang bagang ang gagamutin. Buhay ba nga ma?
gamot sa ngalangala, gamot sa buong bahagi ng inyong throat, esophagus, thyroid gland. Buhay ba, Ama? Gamot sa inyong puso, gamot sa inyong baga, atay, lapay, betoka, matres, ari ninyo. At sa lahat ng sandali. Aba! Yan, mabagal ka kasi, kaya iniwanan ka. Makulit ka daw. Ayan, iniwan ka tuloy. Okay. May sakit ka pa ba? Pag lahat ng pasyente mo na ganiri eh. Oh. Pagkatao sa palagay nyo, pagkatao man ang napalagay nyo, ngunit ano naman nasaksihan nyo? Ginawa ba ito't magagawa ng tao? Tao, ang Kristo'y nakitawa, nakikain at nakihalubilo. So, balit anong ginawa ng mga tao? Bakit nakikisama sa masasama? Bakit nakikikain sa masasama? Bakit kumakain din naguhugas? Ang galing manuri ng tao, ang galing magsuri ng mga mata ng tao. So, balit dahil bulok ang laman ng isip at damdamin, sinusuri ang kapwa-tao, sarili di masuri. Tao, ayaw ng amay to, suriin nyo muna ang gawa ninyong sarili bago nyo suriin ang kapwa nyo tao, baka mas marami kayong mali kaysa mga gusto nyong maitama. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam. May gawain po sa dya bukas dahil unang nobinaryo. Kaya yung may gusto, may bukas pa. Kaya't umuwi na. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Sapagkat kung sumaya ang puso nyo, pumayapa ang isip nyo, sadyang maligaya kayo. Ngunit kung kayo'y nakamasid, nakatitig, nakikinig, wala kayong galak, wala kayong ligaya, baliwala sa inyo ito. Ngunit kung kayo'y nagkaroon ng liwanag, sigurado, may sakit pa ba kayo? Ang sakit pandama lang niyang sa katawan. Ngunit kapag ginusto ng Amang humaba ang iyong buhay, magagawa niyang pahabay na may kalusog at kalakasan. Samantalang kung ayaw mong magtiwala at maniwala sa Kanya, hanap ka ng hanap ng kung ano nung kagalingan mo, hindi mo namamalayan, lalo mong sinisira at pinipinsala katawan mo. Unahin mong hanapin siya, pakinggan mo siya, upang lahat ng gagawin sa iyo ay makabuti man din sa katawan mo. Ang may pandinig ay nakarinig, hindi masamang lumagok ng gamot. Hindi masamang magpaturo. Ngunit kung makabubutit na makaampat ng sakit, ay mabuti pawa. Kung di nakabutit, hindi makakabuti, anong dinulot na maganda? Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit sa salita kung ninamnam at inaral nyo sa sarili ninyo, nagkaroong nanalaytay sa buong bahagi ng inyong kalobloban at nalinisan ang inyong katawan. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pagtitiwala, pananalig na matapat. Pag-asang buhay na di nag-aalinlangan sa magagawa ng Ama, at patuloy na may pag-ibig, pagmamahal sa damdamin at puso nyo. Doon buhay, hindi sa bibig na nilulukal, niluluwal. Sa gayon, mapapatutuhanan ng Ama, kayo'y mga anak niya, kayo'y anak na nagmahal at minamahal niya. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. Hindi na po magbebendisyon na.